Hi guys, this is Chino Ka and welcome to my vlog! At ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay mga volleyball player na mga babae dito sa Pilipinas. Madami mga volleyball player dito sa Pilipinas at ito ay iilan lang sa mga masasabi kong talagang magagaling, mauutak. Umpisahan muna natin sa mga babae ngayon. So, susunod na lang yung sa mga lalaki. So, una sa random to guys, una sa mga nagustuhan kong volleyball player na babae ay si number one, si Michelle Carolino. Lasal pa lang siya noon. Tapos doon ko na gustuhan yung panonood ng volleyball, lalo na sa babae. Kasi magaling talaga siya. Galing siya sa Batangas din. Tapos, halos lahat yata noong time niya, talagang lahat ng pinalo niya patay. Magaling talaga siya, mataas tumalon. Tapos, humble siya. Yun, si Michelle Carolino. Kaso, hindi ko alam kung naglalaro pa rin siya ngayon. Tapos, ang pangalawa, si Manila Santos. Yun, magka-team silang dalawa. Pareha silang lasal. Sobrang galing nito, maliit lang pero taas tumalon. Tapos, matapang. Matapang si Manila, mautak din si Manila Santos. Si, parang siyang si Caroline. Si Carolina. Carolino. Parang siyang si Carolina na talagang mautak din. Tsaka, simple lang maglaro pero patay ng patay ang bola. Ang pangatlo sa listahan ko, syempre ito yung phenomenal na si Eliza Valdez. Ngayon, kaya guys. Yung pangatlo sa listahan ko, syempre si Valdez. Siya yung talagang nagpakilala ng volleyball dito sa Pilipinas, UAAP. Magaling siya talaga. Matapang, mataas tumalon, mautak. Siguro itong lumaban tayo sa ibang bansa, ano lang siya, masyado siyang binabantayan talaga kasi kilalang kilala siya na volleyball player. Volleyball player ng Pilipinas, kaya sobrang bantay sarado siya, pero talagang napapalusutan niya pa rin kahit na matatangkad yung mga kalaban. Magaling. From Batangas din to, guys. Tapos, ang pang-apat, magutom na ako. Ang pang-apat, si Jaja Santiago. Ito, bata pa lang ko. Naglalaro din siya sa Japan. Hinuhugot siya. Tapos, sayang nga lang itong daang laban natin ng Pilipinas. Wala siya, hindi siya kasama. Hindi siya nakapaglaro. Pero, kung nakasama lang siya, pati ate niya, ang lakas ng Pilipinas. Actually, nakikita ko na malaking posibilidad na makilala ang mga babae natin na volleyball player sa ibang bansa. Ang Team Philippines kasi malakas, madaming mga magagaling na volleyball player. Ano lang, konting push pa. At saka talagang yung alam mo yung magkaroon sila ng palaging training na magkakasama para magamay nila yung isa't isa. Talagang mailalaban ng Pilipinas. Tapos, si Jaja Santiago, bata pa lang yan. Pero buo na yung loob. Sa height ng yun, kaya yan talaga makapagsaba yun sa mga players sa ibang bansa. Konting laro pa sa kanya sa
sa net, sa ibabaw ng net, sigurado yung mamumulbo siya talaga ng bola. Ang panglima, si Maranyo. Si Maranyo talagang talented to. Mapapakwik, maparunning, mautak. Alam niyo yung galaw niya, yung gagalaw siya ng sa kanya. Bahala na yung setter kung ipupukol sa kanya o sa iba. Kaya magaling si Maranyo. Yung alam mo yung parang meron siyang sariling galaw na hihintayin na lang yung iba to sa kanya yung bola. Tapos yung leadership, nandun yung leadership sa kanya talaga. Kasi ano eh, may tapang, may angas. Kaya ayun, si Maranyo. Pero katulad yung sabi ko guys, hindi to sunod-sunod ha. Ano lang to, random lang to. Lahat sila magagaling. Ito lang yung mga, yung pagkakasulat ko. Tapos, si Galanza. Ito, bata pa rin to. Pero doon sa team nila ni Valdez ngayon, ang laki ng in-improve niya. Grabe, as in talagang nakikipagsabayan siya. Ang tapang-tapang sa pag tumalun na, matapang, wala siyang pakialam kung ilan ang blocker niya, kung saan niya palulusutin. Mautak din, magaling dumipensa. Kaya mas lalo pa itong gagaling si Gemma Galanza. Tapos, isa pa to. Si Rondina. Si Rondina, maliit lang siya, pero ang taas tumalom. Walang takot din sa net. Pag pumalo, wala siyang pakialam kung saan niya padadaanin yung bola, o kung matangkad ka pa, o kung maliit na lang yung dadaanan. Ang galing. Magaling din siya dumipensa. Tapos kung ito makakasama rin sa Team Philippines, pati si Galanza, actually hindi naman kailangan, para sa akin ha, hindi kailangan matangkad. Kung mataas tumalong, may tapang, buo yung loob, pag pumalo, walang pa siyang pakialam kahit na ilan ang blocker o matatangkad ang blocker. Sa tingin ko, kailangan ipasok din sa lineup ng Philippines kasi ano eh, mas mabilis kumilos ang mga maliliit pagdating sa depensa. Tapos pagdating doon sa blockings, mailalaban din naman sila dahil mataas nga silang tumalon. Kulang lang talaga sa push pa para mas maging solid yung Team Philippines. Tapos ang susunod, ito sobrang bata. And yet, nakasali na sa Team Philippines. Sobrang buo ang loob ng batang to. Siyempre, walang iba. Si Aya Laure ng UST. Bais kain. Kinukutsala ko kasi ayokong maghugas ng kamay dahil ito nga, nakaharap ako sa inyo. Sarap. Ayun, si Aya Laure. Siya yata ang pinakabata sa Team Philippines itong nakaraan. Na lumaban ng Philippines sa ibang bansa. Sobrang tapang na bata. Ang laki pa nang i-improve nito. Tapos may height pa siya. Bukod dun sa buuan loob, may utak. Yung alam mo yung hindi siya parang
yung momentum niya patagal ng patagal habang nanggigigil siya sa paglalaro, lalong gumagaling. Yun. Kaya believe ako dun sa bata, tumalaki pa i-improve nito. At nakikita ko yung future niya, yan si Najaja, si Aya, si Galanza, yan. Maganda pag nakasali to sa Team Philippines. Ay, si Aya daw rin kasali na sa Team Philippines eh. Yan, kung idadagdag si Galanza, si Rondina. Wow. Sasabihin ng mga ibang bansa, Team Philippines, hindi lahat manatangkab. Pero, nakakapatay ng bola. Mas dun tayo hangaan kasi maliliit lang yung karamihan. Pero may utak, may tapang, may galing. Tapos, Myla Pablo. Kay Myla Pablo, magaling din tong dumiskarte eh. Siguro nag-aalinlangan lang din siyang tumalon yung katulad nung UAAP days niya. Kasi siguro may iniinda siya sa tuhod niya o sa likod niya. Pero magaling din to. Tahimik, simpleng maglaro. At aminin natin maganda si Myla Pablo. Kamukha siya ni Diana Subiri. Tapos si Galanza maganda rin. Lahat naman ng mga player natin magaganda. So, yun yung mga inaabangan ng iba. Bukod sa magagaling, magaganda pa. Tapos, Herbacio. Si Herbacio may power. May power yung pag pumapalo siya. As in, todo bigay. Yung lalo na pag natsyempohan niya yung bola, maganda yung pagkakaset sa kanya at yun yung tamang, yung gusto niyang bola ang naibigay sa kanya. Sigurado patay. Mautak din tong batang to. Si Herbacio. Hindi ko lang alam kung nagfo-focus pa rin siya sa pagba-volleyball, pero nakikita ko pa rin siya nagba-volleyball. I don't know kung nag-try out siya sa Team Philippines, pero magaling din to. Mga ka-team niya na Valdez, niya na Ella Kainet. Susunod ay si Galang. Si Galang sa UAAP nung kasagsagan niya ng pag-volleyball talaga. Hindi pa siya na-injure sa tuhod. Sobrang galing. Masimbuo rin yung loob. May tapang tapos may height. Kaso simula nung na-injury siya yun sa tuhod niya, doon nag-umpisa. Kasi usually, pag matatangkad or yung pag tumalong ka, pag mataas kang tumalon, dapat talaga pag babagsak ka na, dapat titigasan mo yung tuhod mo, yung paa mo. Hindi po pwede siya yung tipong parang sobrang relax, kasi lalo na yung pagbabagsak ka, yung medyo patabingi yung paa, tapos masyadong relax, tendency nun bibigay talaga yung tuhod, magkakaroon ka ng knee injury. Kaya dapat pag mataas kang tumalon, lalo na matangkad ka, dapat matigas yung paa nyo, yung tuhod nyo, tigasan nyo, para hindi bumigay talaga siya. Tapos, pero magaling pa rin, ngayon nakakapaglaro na siya. Oo, hindi siya katulad nung dati, nung hindi pa siya na-injured sa tuhod niya, pero at least nakabalik na siya at siguro in time, pag talagang bumalik na yung tapang niya at hindi niya na naiisip yung tuhod niya, siguro kaya niya ibalik yung dati na laro niya. At maganda yun. Biro mo nandun si Valdez tapos nandun pa siya. So magandang magiging Team Philippines kung sakasakali. Tapos Kainglet.
si Kainglet ngayon, syempre mami na si Kainglet, pero nung kasagsagan ng paglalaro niya sa UAAP, magaling. Mautak. Sweet maglaro. Pero isa sa inaasahan ng Ateneo noong panahon nila sa volleyball. So, masasabi ko talaga magaling siya nung kasagsagan niya. At ngayon, siguro, ang nakakatawa kasi, mami na siya. Tapos nakakapaglaro pa. Tapos nakakapuntos pa. Ang cute niyang tingnan sa TV kasi wala. Yung parang bata pa rin siya. Na ine-enjoy niya yung buhay niya kahit na may mga anak na siya. So, yun. Tapos, susunod ay si... Uy, ito. Sobrang natutuwa ako nito. Ella de Jesus. Grabe. Ang liit-liit lang nito. Kaya niyang, siya yata pinakamaliit na volleyball player sa UAAP. Pero grabe, ang taas tumalong, power pumalo, utak maglaro. Tapos ngayon, libero pa. Naglilibero-libero na siya. Alam mo yun, yung kaya niyang manggulat ng mga player. Kung bigla siyang babalik sa pagiging spiker. Tapos syempre, dahil nagko-focus na siya sa paglilibero, pero kung ito, mabibigyan lang ng chance ulit na i-focus ulit siya sa sa pagiging spiker, madami maitutulong nito kasi magaling tong batang to. Ang daming spiker ngayon, ang daming spiker noon na naglilibero ngayon. Katulad ni Ella de Jesus. At ito pang susunod. Si Bam Pineda. UAAP days. Grabe. Sweet girl din to. Parang si Kainglet. Pretty. Inaasahan ng team. Sa pagpuntos. Magaling na spiker. Magaling din na dumipensa. Kaya siguro ito nag-libero-libero na ngayon. Pero magaling pa rin siya talaga. Kung ibabalik dati, yung ito-train siya ulit na mag-focus siya sa pagiging spiker, lalaban to. Kasi mautak tong volleyball player si Bam Pineda. Tapos, si Dindin Santiago. Isa pa to na nagkaroon lang ng problema sa tuhod at syempre mami na. Isa sa magaling na volleyball player ng Pilipinas. Hindi lang sila nagkasiguro nagkakasabay-sabay yung mga magaling natin. Pero wala kang tulak kabigyan sa mga volleyball player na babae. Lahat sila magagaling. Hindi lang sila nagkakasabay-sabay na as in one team na o nandiyan si ganito, halimbawa nandito si Valdez, nandito si Jaja, nandiyan si Dindin, nandito si Reyes, at kung sino pa, sina Paat. Alam mo, hindi nakakadami. Actually, malakas na yung Team Philippines itong huli. Yung dadagdagan mo pa. Dadagdagan mo na lang nung mga wala pa. Yung alam mo yun, yung hindi mo alam, yung mga coaches natin, sila na lang yung problema na sino papasok natin. Lahat sila ito magagaling, di ba? So, ito nagka-problema lang din to sa tuhod, pero palaban din to. Wala rin din trako to pag pumapalo at pag lalo na pag nasa net na siya. So, bigyan natin siya ng chance na mali mo kulang lang sa training or dahil nag-focus pa siya sa baby niya. So, pero pag bumalik to, talagang nagkasabay-sabay yung mga magagaling ng Pilipinas. Solid. Nararamdaman ko na one day, magiging
top na yung Philippines. Magiging kumbaga kaya nilang sumabay sa Thailand, yan, sa mga sa Japan na mabibilis. Kasi tayo ano eh, kulang na lang sa ensayo na magkakasama yung mga galing na player natin. Yung tipong sana magkaroon yung Team Philippines na talagang tatlong taong sunod-sunod na talagang, or tatlong taon na sunod-sunod na talagang solid, nagte-training sila kahit na may mga iba-ibang liga dyan na like UAAP or ano pa ba yun, Grand Prix, yung kahit may mga ganun sila, meron talagang at least sabihin natin na sa isang linggo may dalawang araw na training sila doon para sa Team Philippines, tapos tuloy-tuloy yun hanggang makaisang taon, dalawang taon, tatlong taon. Yung isosolid talaga nila na, ito lang para sa Team Philippines, dalawang araw na training pa sa isang linggo, tapos the rest doon na sa mga iba nilang liga. Solid. Kung magagawa ng Pilipinas, yung lakas ng Philippines. So yun guys, madami pang mga volleyball player na babae na magagaling dito sa ating bansa, at may mga bagong sibol pa, may mga bagong nagpapakilala na mga magagaling din. Kaya naniniwala ako na kayang-kaya ng Philippines na makuha ang championato. Kung sa Asian Game o saan pa mang larangan ng volleyball, o kung sino man makakalaban nila na taga ibang bansa, kayang-kaya nila sumabay. So that's all for today guys. I hope you like my video and stay safe. Once again, this is Chino Khan. Bye-bye.